morning po ulit. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning po ulit. Amen. Ngayon po ay day 15 ng ating daily worship, word, and prayer. Magsama-sama po tayong umawit at sumamba sa Panginoon. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the sacrifice. Sin and shame, in love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, we thank you, God. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Salamat po, karapat dapat kang purihin at sambahin. We give you praise. Everybody say amen. 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 Napakaganda po ng inawit natin. Isa po yun sa mga paborito kong awit. At talaga pong sinasabi nito yung kung gaano ka halaga ang dugo po ng ating Panginoon na nabayubay, sabi nga po nila, sa krus ng Kalbaryo. So, ang atin pong pag-uusapan, dahil nandun po tayo sa Feast of Passover, ito po yung kapangyarihan ng Diyos or the power of the blood. So, nais ko lamang pong basahin sa inyo ang Hebrews 19 verses 19 to 22. Sabi po rito, "This is the blood of the covenant that God commands you to keep.
And later, Moses also sprinkled the tabernacle with blood and every utensil and item used in their service of worship. And verse 22 po, actually, nearly everything under the law was purified with blood, since forgiveness only comes through an outpouring of blood. Gusto ko pong i-highlight dito yung pong verse 22. Sabi po sa ibang version, ito po yung without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Amen. So makikita po natin dito na ganun ka-powerful ang pagdanak ng dugo po ni Jesus. Yung pagkamatay niya, ito po yung nagbigay ng halaga sa kanyang dugo. So, unang-una po, may tatlong puntos lang po na gusto, napakarami pong benepisyo, napakarami pong maaari nating ilagay na kapakinabangan ang dugo ni Jesus. Pero tatlong puntos lang po yung nais kong bigyan ng emphasis. Unang-una po, forgiveness of sin. So, sabi po sa Romans 6:10, Jesus died once and for all. Or Jesus died once for all. So, dito po sa Romans 6:10, napaka-powerful po nito kasi tayo po ay mas maiintindihan na tayo ay nasa season ng Holy Week. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na Semana Santa. Kung inyo pong i-recall, marami po during this time ay marami na pong nagpapanata. Alam nyo po yung nagpe-penitensya. Kultura po nating mga Pilipino yan na mahilig tayong magpanata, mahilig tayong magpenitensya. At ito po yung mga season na yon. Kung makikita nyo na nababalita na po kung saan-saan lugar, merong tayo po mga tao na gustong magpenitensya, sinabi nila nagsisisi sila ng kasi ng kanilang kasalanan, they allow themselves to be crucified. Hindi naman po para mamatay, kundi para lang maparusahan, hindi yung exactly ginawa ni Jesus na namatay. Sila po hindi naman po sila namamatay. Parang gusto lang nilang makikontribute sa ginawa ni Jesus. Pero ang katotohanan po, sinabi po sa Romans 6:10 na Jesus died once and for all. Ibig kong sabihin, hindi na po natin kailangan na tayo magpapako pa o magpinitensya, ating paluin ang ating mga sarili para sabihin na mabawasan ng ating kasalanan. Hindi na po. Kasi po, 2,000 years ago, ginawa na po ni Jesus yun. Kaya hindi na po natin yun dapat ginagawa pa. Dahil ito po ay hindi makakatulong. At alam nyo nga po, may narinig nga po akong nagsabi na, insulto yan sa Diyos kasi ginawa niya na yan eh. Bakit mo pa uulitin? Pero ang gusto po ng Lord, meron po tayo talagang dapat gawin. In fact, ang sabi po ng Biblia, you must die daily. So dapat po pala araw-araw tayo yung namamatay sa kasalanan. So, hindi po yung sa loob ng isang taon, doon lang tayo magpapakahirap, doon natin ibubuhos lahat, doon natin na sasabihin na tayo magpapapako sa krus. And then after po ng Holy Week, parang babalik po sa dati na sinasabi nila nag-iinom, gumagawa ng mga kasalanan. Hindi po yun. Hindi po yun ang dinisenyo ng Diyos para po sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, unang-una, namatay po si Jesus para sa ating mga kasalanan. By forgiving all our sin. Yun po yung kapangyarihan na daladala po ng dugo ni Kristo Jesus. Okay? So, it is God's finished work. So, dapat po nating matandaan yan. Ang kailangan lang po, tayo'y manampalataya, maniwala, at i-apply po ang dugo ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito po ang kapangyarihan na pwedeng mag-manifest po sa ating buhay. So, isa pa pong emphasis dito sa verse ng Romans 6:10, yung Jesus died once and for all. So, ito po yung promise ng Lord sa atin. Ito po yung promise na may forever. Kasi po, panghabang buhay. Isang beses lang po namatay si Jesus. Ang effect po nito, panghabang buhay. Alam nyo po, wala pong panghabang buhay sa mundong ito. Sabi nga po, di po ba ngayon nakaka-receive tayo ng mga relief goods, ng cash, 5,000, 8,000, sabi po nila. Pero, ano pong itatagal nito? Sabi nga nila, kung na-extend or na-extend na nga daw po ang quarantine ng mga 2 weeks pa yata po o pwedeng 1 buwan, 2 buwan, ang tanong, mauulit daw po kaya ulit yung ganitong klaseng financial assistance?
So wala pong pangako na panghabang buhay, maliban lang po sa pangako ng Panginoon. Amen. Sabi po sa 1 John 1:19, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive all your sin and cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, ito'y pangako ng Diyos na pag tayo ikinumpisal natin sa Panginoon ang ating kasalanan, ito ay magbibigay ng katwiran po sa ating buhay. Pangalawa po, gives you boldness to approach God. Ang kapangyarihan po ng dugo ni Jesus, it will give us boldness to approach the very throne of grace, the very throne of God. Sabi po sa Hebrews 10:19, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. So, the Lord is our helper, and we should not fear. Sabi po sa Hebrews 13:6, what man can do to me? We have this full confidence in the Lord. Pero alam niyo po, sa atin pong mga Kristiyano, marami po nagsasabi na, hindi ako makapasok sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi ako makapasok sa trono niya, kasi hiyang-hiya ako sa Lord. Kasi sobra yung kasalanan ko. Actually, nakakapag-share po kami ng Word of God. At lagi pong sinasabi na, paano ako makakasiguro na pinatawad ako ng Diyos? Bakit ba? Ano ba kasalanan mo? At iba-iba po talagang kasalanan. Merong nagnakaw, merong pumatay ng tao, merong nangalunya, iba-iba po. Pero ito po ang good news. We can really still approach the very throne of grace. Dahil nga po sa kanina po sinabi ko 1 John 1:9, pero bukod po doon, talagang our confidence is in the Lord. We have this full confidence in the Lord. Sabi po sa Hebrews 13:6. So yun po talaga yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Bibigyan ko po kayo ng isang pangungusap na paborito ko po ito. Alam niyo po, may mga taong nagigilt trip sila. Kahit na anong sabihin mo, parang kahit po Kristiyano na, sasabihin nila, ang laki talaga ng kasalanan ko eh. Kahapon lang nagawa ko itong kasalanan ito. Pero ito lagi ko pong sinasabi. Ito po yung salitang walang napakalaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Totoo po yan. Walang napakalaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Pero, wala rin naman pong napakaliit na pwede niyang palagpasin. So, yun po yun ang nagbibigay po rito ng parang daan sa salitang ito ay yung dugo ni Jesus. Kahit paano yung nakomit mong kasalanan kanina, kahapon, ngayon lang, bago magsimula itong daily word prayer, we just have to apply the blood of Jesus and ask for forgiveness. So, yun po yung isang bagay na talagang assurance ng Panginoon sa atin. Pangatlo, the blood speaks life. Ito po yung isa sa timely sa nangyayari ngayon. Alam niyo po ba na kung inyong nabalitaan na yung mga nag-recover po sa COVID-19. Nag-recover sila at maganda ang mga recovery. Ngayon po pala, ang ginagawa ng mga scientists or mga doctors, gusto nilang mag-extract ng dugo ng mga naka-recover na mga from COVID-19. Kasi gusto nilang pag-aralan yung mga dugo ng mga nag-recover. Anong meron, anong composition meron sa dugo nila at naka-recover sila. So they believe na sa dugo makikita kung anong klase merong sakit, anong klaseng meron at gumaling. So lahat po ay nasa dugo. Di po ba pag magpapa-check up tayo, parang ang dami lahat, isang blood sample lang kailangan, nandun na lahat ng mga kailangan nilang makita kung mababa ang cholesterol, mababa o normal ang creatinine. Life is in the blood. So, ito po yung sinasabi natin. Sabi nga po sa Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood. This is true in both spiritual and physical realms. Sa physical po, alam po natin na ang natural blood supplies, ito po yung nagbibigay ng buhay sa oxygen, sa mga nutrients, sa ating mga cell, sa ating buong katawan. Ito ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan po natin. At kapag ka nawala ang dugo, alam nyo maraming namamatay dahil sa iba-ibang sakit. Pero alam nyo po, ang dugo talaga, kapag yan ang nawala sa katawan, talagang
wala pong wala po talagang po pwedeng ipalit diyan. Okay, so at isa rin po, ito po'y totoong totoo, life is in the blood pagdating sa spiritual. Kasi alam po natin na unless maliban na i-apply natin, i-acknowledge natin ang dugo ni Kristo sa ating buhay, tayo po'y patay. Tayo po ay patay dahil patay po tayo sa kasalanan. Unless the living blood of Jesus will really be embraced and allow ourselves to be washed with, yun po yung talagang buhay. Alam niyo po, mabalik po tayo sa dugo. Ang dugo po natin ay merong, sa physical na po, meron tayong type A, type B, AB, and O. So, kung ako'y mga kailangan ng dugo, hindi po pwede sa akin ng O. Ang kailangan ko pong dugo ay type B, kasi type B ako. So, may iba-iba tayong pangangailangan. Pero alam niyo po ba, ang dugo ni Jesus ay kayang isupply lahat ng ating pangangailangan. Ibig sabihin, sa dugo po ni Jesus, kahit na anong kasalanan, kahit anong klaseng sakit, kaya niyo pong tugunan. Kaya niyo pong bigyan ng kagalingan. At ito po yung sinasabi nga natin na nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagbigay po talaga siya ng buhay. Hindi lang buhay sa kagalingan, kundi buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, ito pong oras ng ating tinatawag ng COVID pandemic, lahat po ng tao ay takot. Hindi lang po takot, kundi takot na takot. Meron po talagang umiiyak sa nararamdaman, konting lagnat, ang dami po tumatawag sa amin, nagpapapray po talaga na inubo daw po siya, nilagnat po siya. And totoo po, pinapanalangin po namin sila. At salamat sa Diyos, talaga naman pong daladala lang po ito ng init at hindi naman po siya COVID. Pero ganun po katotoo, karealidad, na ang takot ay talagang kumakapit po sa atin sa mga panahong ito. Pero salamat na lamang po sa dugo ni Jesus. At nais po namin kayong inayahan na i-enjoy natin ang pagkakataong ito na isi-celebrate natin ang Feast of Passover. Isa po ito sa napaka timely na celebration habang nararamdaman or nandito tayo sa COVID pandemic, para nagpadala ang Diyos na isang piyesta, na isang feast na kung saan dapat natin maintindihan na napaka makapangyarihan ng dugo ni Jesus, lalo na po sa panahon na ngayon. Panahon po na ito. Sabi po sa Exodus 12:13, at isa po ito sa ating main verse para po sa ating Passover celebration. Sabi po dito, "The blood shall be a sign to you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you." Mga kapatid, this is the perfect time to reflect on the death of Jesus. Alam na alam po natin yan. Makakatulong po na manood po tayo ng sa mga panahong ito ng mga pelikula patungkol sa pagkamatay ni Jesus. At matanong ko lang po kayo, have you believed in the resurrecting power of Jesus Christ? Talaga po bang, ano po, kung i-gauge natin, ito yung tamang panahon, talaga po bang napaniwalaan natin ang kapangyarihan na kayang bumuhay ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo? Pangalawa, talaga po bang tayo nananampalataya na kaya ni Jesus na sagutin lahat ng ating panalangin? At pangatlo, have you believed o tayo kaya ay naniwala o naniniwala po ba tayo na kaya tayong sagipin ng Diyos sa COVID-19 na ito? Ito po ay mga tanong ng bawat isa, lalo na sa karanasang ito. Pero napasalamat po ang Panginoon, salamat po sa Panginoon, dahil may oras po tayo, meron tayong isang linggo para magbulay-bulay, hanapin, bigyan po ng napakalaking panahon, pag-iisip kung ano ang kapangyarihang ito na available para sa'yo, para sa akin, sa kaligtasan natin, hindi lang sa physical, kundi sa ating spiritual. Maraming marami pong salamat at patuloy po tayong palakasin ng Panginoon sa mga panahong ito. Tayo po ay dumako ngayon sa panalangin. Magsiyuko po tayong lahat. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo.
Unang-una, nagpapasalamat po kami at binigay niyo po ang inyong sariling katawan at dugo, yes, Lord, para po mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming pong kasalanan. Hindi ka po karapat dapat mapako, hindi ka po karapat dapat na mamatay, Panginoon. Pero ginawa niyo po yun dahil sa inyong kamanghamanghang pagmamahal sa amin, dakilang pagmamahal. Kaya Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Unang humihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, lahat ng aming pagkakamali. Naging napaka-busy po namin sa maraming bagay, yes, sa mundong ito. Ngunit salamat po, Panginoon, binigay mo ang iyong sariling anak, binigay mo ang iyong dugo para mapatawad ang aming kasalanan. Salamat po, may kapangyarihan ng iyong dugo. Salamat po sa kapangyarihan ng dugo mo na hindi lang kami patawarin at linisin, ngunit para bigyan din kami ng buhay na maayos at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na yan. Lord, ang dalangin po namin ay manatili po kaming nakakaunawa ng iyong salita o magbasa ng iyong salita upang, Panginoon, mas lalo pa naming malaman ang maraming bagay sa iyo. Opo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang panahon na ito gamitin namin patuloy upang lumago sa iyo, manalangin sa iyo, purihin ka, at magamit sa maliit naming kaparaanan upang maging pagpapala rin sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan at pamilya. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat pamilya na nanood ngayon. Yes, Lord. Ano man ang pangailangan namin, ano man ang karamdaman ng sino man sa ngayon, dinadalangin namin ang kapangyarihan ng dugo ni Yesu Kristo ang sumayo ngayon sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay gumaling, bumangon at maranasan ang kagalingan, kalakasan ng Panginoon. Kilalanin mo na ang Diyos ang iyong Panginoon na tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin nilulahati sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. 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 Magpalain po tayo ng Panginoon at magpatuloy po ulit tayo. Bukas, magkita-kita po ulit tayo sa ating daily word, worship, and prayer. God bless you. Shalom. Shalom.